Punto Derecho. Maraming salamat sa Diyos. Araw na ho ngayon ang Martes, ikasyam sa buwan ng Abril 2024. Maraming sa Senior Asian Wine. Ito po nag-iisang palatuntun ang Partners Punto Derecho. Partners Punto Derecho. Tampok sa ating mga balita ngayon. Singil ng Meralco. Good news ha. Bumaba daw ngayong buwan ng Abril. MRT3 at LRT2 may alok na libreng sakay ngayong araw ng kagitingan at ng Idel Fitr. Big time oil price hike, susme. Kapit kayo, kapit ha. Magsisimula mo yan, arangkada ngayong araw. LTFRB nag-aabang ng abiso sa DOTR para sa ipapamahaging fuel subsidy sa gitna ng pagsirit ng presyo ng krudo. Samantala, aumento sa Pasay sa halip na subsidiya. Hirit naman ang ilang PUB drivers. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hahay! Nadali ka sa ano ha? Sa busway ha? Nag-alok naman ang 100,000 piso pabuya daw ha? Sa MMDA team na humuli sa kanya sa paggamit ng EDSA busway. Mga probinsya, kailangan pa rin maghinay-hinay sa pagdadeklara ng state of calamity sa harap ng matinding init ng panahon na ayon po yan sa Pangulo. Apollo Kibuloy, hindi may tuturing na armado at mapanganib kahit nagmamayari ng 19 na baril. Ayon yan sa Philippine National Police. At Pilipinas, walang naitalang kaso ng anthrax disease sa unang 3 buwan ng 2024. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang iyong partner, Willie Delgado Jr. Partners Punto Derecho. Tamay lamang kayo, walang bibitoy sa inyo. At tuloy-tuloy tayo sa walang bugnat, walang humpay na balitaan. Hanggang mamaya tayong alas 7 ng umaga. Partners Punto Derecho. Sina George Bantola at Willie Delgado sa Partners Punto Derecho. Komentaryong may laman. Sina George Bantola at Willie Delgado sa Partners Punto Derecho. Oy, meron na tayong 33 makalipas ang alas 5 po ng umaga. Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Kumusta na po kayo, ha? Oh, yung mga motorista, abiso ko muna. Yung mga nanggagaling po dyan ng Rizal, ha? Yung galing dyan sa era ng Pililla, Tanay, Baras, Morong, ha? Hanggang dyan sa Teresa. Naku po, ay galaw-galaw na ho kayo. Nilalatagan pala ng spalto, yan pong zigzag. Yan ho sa Antipolo. Naku, napakahaba ho ng traffic. Yan ako naipit eh. Kaya aga-aga eh. Ha? Eh, mukhang pagdungaw po ng araw eh, no? Ititigil na. Pero sa dami ho ngayon ng ano, ng dumadaan, actually, iyan lang ho ang tanging daanan dyan eh. Dalawa lang option mo, no? Kung dadaan ka ng Antipolo, kaya dadaan ka ng Pinangonan area. Hanggang dyan sa may bahagi ka ng ano, pa kung lulusot ka ng floodway. Kung ikaw ay paluwas ng Maynila, di ba? Yan ho yung mga dadaanan. Eh kadalasan dumadaan sa Antipolo. Bakit? Kasi medyo mas malapit po yan eh. Nakakalamang sina, ano, kung galing ka ng yan, area ng Halahala, Pililla, Tanay, Baras, Morong, yan. Medyo ano tawag dito? Short po ng ano, maiksi ng 4 na kilometro. Kung dadaan kayo diyan sa ano, sa Antipolo, kaya mas marami yung dumadaan diyan eh. Pero ngayon po inilalatagan niyan. As usual ha. Anong nilalatagan? Ay yung buo. O yung sira, eh manatili kayo mga sira. Kung sa inyo DPWH.
Dapat din na mabuti ito ng Kongreso eh. Bakit? Pag-uwaldas ng pera itong ginagawang ito. Ha? Nang ano, nang ating, nitong ating DPWings. Balita ko, nasunog kagabi. Alin? Yung DPW, yung, hanggang ngayon, kanina ba yun? Kanina raw, nasunog. Ha? Ang, alimbaron, nasa compound ba mismo? Compound ng DPWH? Yung dito sa Bonifacio Drive? Ha? Doon sa may, ano, sa may tawag dito? Bonifacio Circle? Nandun ang main ng DPWH eh. Yung dito sa EDSA. NCR yata, yun. Hindi ako nagkakamali. Oo. Oh, NCR pala. Compound ng DPWH sa NCR. Diyan po sa may EDSA Kamuning. Ha? Yan isa ba ano eh. Makalagpas ng East Avenue. Oo, oh, yun. Tama. Yung pong kantong-kanto. Yan, DPWH po yan eh. DPWH NCR. Hindi ako nagkakamali. Ano ha? Alas 5:36 na. Punta muna natin yung ano. Yung May Connect. Yan lagi tinatanong ni Ate Jo kapag tayo may palatuntunan, ha? Magsimula na ating palatuntunan. Nagpakilala na ba ako? Oo, naman. Ayan. O, ito, May Connect ba ito sa inyo? Ha? Tingnan nga natin kung ito ba eh, ha? May apektado ba kayo dito? Sa ating May Connect! Dapat ba maglabas din ang pahayag ang ating Vice President Sara Duterte? Kaugnay ng pangaharas sa China. Palapakan. Ayun naman eh, kinukulit niyo yung ali eh. Kinukulit niyo yung bihira kayo. Enough na ro yung sinabi nung kanyang utol. Nangaano kayo eh. Hindi sila pwede magsalita at patungkol sa ano, sa China. Ano ba naman kayo? Masyado niyong inuurot yung tao. Laki ng utang na loob sa China. Ay, mga motorista. Ha? Kayong mga... ha? Meron pa kayong ano? Ilan pa? 22 minutes. Ha? Kung kayo eh nagpapakarga dyan sa Shell... sa saan pa bang mga ano ang Caltex kasi tuwing alas 12 yan eh Shell Petron yan pero napupuna yung huba ninyo ang laki ho ng diferensya ng ano ha ang laki ng diferensya ng halaga po ng petrolyo sa Petron napupuna yung huba ninyo yun abay kung may diferensya ng 5 piso meron yata oh di ba ano ba yan tulong ba ni Ramon ang yan hindi ho pwede silang gumaya yata sa ganun eh. Ganun dapat, di ba? Eh, naalala ko tuloy nung araw na ano eh, sa atin yung Petron eh. Yan ang ipinanlalaban natin kahit hindi makapagtaas ng husto mga ano nun eh. Mga oil companies eh. No. Hindi makapagtaas ng husto nun ng oil companies. Why? Eh kasi, may panlaban ng gobyerno. Oh, sige, magtaas kayo ng, sabihin natin, magtaas kayo ng 2 piso. Oh, yung mga oil camp, walang pakundangan ngayon magtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Gumaga. Eh, dati, hindi makapagtaas sila ng ganyang katataas. 2 piso? 150 piso? Hindi. Magamat mababa, nung kasi ang mga increase kadalasan, 50 centimos pinakamataan. Eh kasi no, napakalaki pa ng halaga ng pera natin eh. Oo, sa totoo lang. Napakalaki pa ng halaga ng pera natin. Pero hindi makapagtaas ng husto yung mga ano, yung mga oil companies. Bakit? Okay, kasi hindi sila kikita eh. O hindi sila pupuntahan ng mga motorista. Bakit? Eh meron tayong Petron eh. May Petron ng gobyerno. Merong tawag dito, panlaban ng gobyerno. Maliban dyan, kasi may pang-subsidy ang gobyerno noon eh. Oo, kinukuha doon sa OPSF. Oil Price Stabilization Fund. Maliban dyan, meron tayong ano, buhay noon ng ano, ang Energy Regulatory Board. Pinatay ho yan. Pinatay ho yung lahat ng yan. Ha?
dahil dyan sa oil deregulation law na yan, na may pakakas niyan, ha? Ay yung ulyaning si Tabako. So yung may pakakas niyan. Naghari ng gusto, ha? Yung mga oil companies na yan. Nakita niyo mga oil companies ngayon? Ang mga gasolinahan ngayon? Ha? Akala mo tumutubo para mga kabuti. Ang dami! Santa bakbak na mga... Talaga naman, ha? Alas 5.41 ng ating oras sa buong kabuluan. Ready na ba? Ready na? Ready na sila? Ate Jo, ready na? Ready na? Oh, pupunta na ho natin maya-maya ng konti ang ating mga Radyo Uno Patrol na kakalat na po sa Metro Manila. Ha? Diyan po sa southern part ng Metro Manila, nandiyan po si Tony Hildo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan naman, nakahanda na sa kanyang mga balita. Oh, sino yan? Sino? Oh, si Felix Laban sa lungsod naman ng Quezon. Oh, nandiyan naman, sino? Sino? Oh, nandiyan si Neil Mirant. Ah, hindi pala, hindi. Nasa Antipolo. Antipolo ba? O nasa Tagigeran siya, no? Si Neil Miranda, yan. Ayan, siyempre, makakakuha din tayo ng mga balita mula sa Palasyo ng Malacanang, mula sa Senado. O, nandiyan si Dan Garcia at si, oy, si Harley. Ha? Mukhang nasobrahan ng piyaya si Harley. Sinamado ng pakiramdam yung mama, eh. Oh, pero bago natin tawagin, ha, ang ating mga magigiting na Radyo Uno Patrol, punta muna natin ang ating partner this morning. Hindi kumpleto ang palatuntunan kung wala ating si Partner George. Partner, magandang umaga. Good morning. Morning. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Oy, araw ng kagitingan, yes, ngayon, ha? Yes, yes. Oo. At araw ng kaarawan ng aking kapatid. Aba! Kita mo naman, ha? Kita. Kaya pala birthday. Kaya oh. Pala sir, ano ba isasara? Kalookan, no? Kalookan, no? Blooming Tree Talil, eh. Yung aking pinakamalaking kapatid, si Jan. Jan, happy birthday, Jan. Happy birthday. Happy birthday, Jan. Ayan. At dahil araw ng kagitingan ngayon, talaga bang matapang kayo ngayon? Ayan. Magiting ba ang Pilipino ngayon? Ay. Magiting ba si Sara Duterte ngayon? Ay. Mga Duterte, atapang atao yung mga yan. Atapang atao ba yan? Oo. Sa mga aliado lang nila. Kayo naman, kinukulit nyo yung Ali. Sinabi ng enough na yung sinabi ng kapatid niya. Nakaano kayo, eh. Enough na yung sinabi ng kapatid niya, si Congressman ano daw. Ang ganda nung kanyang sinabi, nung tinatanong siya tungkol sa China. Oo. Mahaba yung kanyang pasakali, tap sabay, no comment. No comment. Ay, siyempre, nasabi na nung kapatid niya, magpapaulit-ulit na nga naman, eh. Oo, diba? Baka naman. Oh. Masasaya nga naman yung laway. Oo, di ba? At dahil dyan, yan ang tanong ni Ate Jo. Oo, yan nga yung pinatinatanong natin naman, kanina, yung tanong ni Ate Jo, ha? Ate Jo, asan yung tanong? Nawala yun. Dapat bang maglabas ng pahayag si VP Sara kaugnay ng pangaharas ng China? Yan. Di ba? Eh sabi ni Ate, si Ate, yung ate nung nasa Malacanang. Oo, si Ate na wag lang mayo ko, eh masasaksak ang sarili, eh. Okay. Ikaw nung umaga pambihira ka naman, oh. Oh, yeah. Umaga okay. Oh, pambihira. Sorry. Hindi, sabi, mahirap naman. Aanin mo daw yung tapang kung wala kang balang panlaban. Oh, palibasa. Naman, kasi hindi, ang gera ngayon, hindi na ano, eh. Hindi na gaya nung araw na tabak at saka kamay lang ang ginagamit, eh. Pero ito, partner, truth to be told, katotohanan lang ito. Sa termino ni Pangulong Marcos ngayon, wala pa siyang nabibili ni isang bala. Ah, talaga? Oh, partner, lahat ng mga barkong pandigma, mga military chopper, helicopter, procurement pa yan nung panahon na dating Pangulong Duterte. Oh. Eh, may katwira naman pala si Ate. Totoo yan, procurement pa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang pinagkaiba pala yung panahon ni dating Pangulong Duterte.
ha? Yung mga pinagagawa po nung panahon ni dati Pangulong Duterte, pati yung pagbabago ng broadcast industry ng ano, ng pag-aari ho ng gobyerno, kay Pinoy galing ho lahat yun. Kay Pinoy lahat. Budget po ni Pinoy yun. Totoo yun. Pinag-abutan lang sila ng implementasyon. At yung ating limang fighter jets, meron tayong limang fighter jets eh. Mm. Ang bumili pa niyan, si Noynoy. Si Noynoy pa. Pero walang bala. Ang bumili ng bala, nung panahon ni Duterte. Pero hindi ginagamit kasi mahal ang bala eh. Mahal ang bala eh. Kasi nga naman, kung bibili ka na, hindi ko konti lang ibubursa ng mga dabuho sa sa gobyerno. Pero ewan ko ngayon ha, in fairness kay Pangulong Marcos ngayon, mukhang meron ng in the pipeline na pagbili ng mga bagong armas militar. Manggagaling ng India. Naku. India, manggagaling. Tagal makarating sa atin yan, dadaan sa pipeline eh. Kasi ang nakipagkasundo ata siya sa India na magdi-deliver ang India dito ng pinakamabilis na missile, anti-submarine missile, yung BrahMos na tinatawag. Maano po yun, matindi po yan, ha? Kompleto rekado po yan. Meron po yung cumin, meron po siyang turmeric. May curry. Kompleto po yan, yung balang yan galing na ano, na India. Okay, babalikan natin yung partner. Meron na tayong alas 5:47 po ng umaga. Punta na natin ang sunod-sunod na report ng ating mga Radyo Uno Patrol! Labing tatlo minuto na lamang, alas 6 na po ng umaga. Punta muna natin ang sunod-sunod na report ng ating mga Radyo Uno Patrol. Tulak ng illegal na droga at kasamang minor de edad. Arestado sa isang bypass operation sa lungsod po yan ng Pasay. Detalye ng balita mula kay Radyo Uno Patrol, Tony Hildo. Kaming Tony. Partners, arestado ang isang tulak ng illegal na droga at kasama nitong minor de edad sa isang bypass operation na mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District at Pasay City Police Station sa Siliridad Street, Barangay 111 sa lungsod ng Pasay. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Cedric, 20 years old, at alias Ata, 16 years old. Nasamsam na mga otoridad mula sa mga suspect ang dalawang plastic sachet na nagdalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na tinatayang aabot sa 100 grams na may street value na aabot sa 680,000 ang halaga nito at bypass money. Kasalukuyang nakakulong na sa Pasay Police Detention Facility ang suspect na hanarap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang ang kasama nitong minor edad ay i-turn over na sa bahay pag-asa para sa tamang disposisyon. Para sa ipilang may paninindigan, ako si Tony Hildo, nag-uulat sa DZ-1930 Radio. Salamat sa Tony Hildo. Samantala, number 6 most wanted sa kasong pagnanakaw daw dyan sa lungsod ng Maynila, arestado rin. Report mula kay Felix Laban. Felix. Isang top 6 most wanted person, station level ang inaresto ng Manila Police District sa ikinasang police operation sa lungsod ng Maynila. Nadakip ang suspect sa visa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable John Benedict Medina, presiding judge sa RTC Branch 7 ng Manila, na may petsang April 5, 2024. Inaresto ang suspect sa Along Bonifacio Street, Tondo, Manila, na mga tawan ng warrant of arrest Subpoena Section sa pangunan ni Police Master Sergeant Benjamin Medina Jr. at Operative Intelligence Section sa ilalim naman ni Police Senior Master Sergeant Jonathan Acido. Kinilalang binatang lalaki na alias John Alexa Jables at presidente ng number 2242 Vita Street, Barangay 96, Tondo, Manila. Paglabag sa kasong robbery with violence against intimidation under Article 294 Paragraph 5 RTC na nakadakit sa ilalim ng criminal case. At may nirekomenda naman piyansa ang korte sa 1,000 piso para naman sa pansamantalang kalayaan ng sospeka. At sa ipinitigan ako si Felix Laban, nag-uulat sa DZ-1530 ang Radyo Uno. Maraming salamat, Felix Laban, mula po dyan sa lungsod ng Maynila. 10 minuto na lamang, alas 6 na puro waga. Samantala, mahigit 3 milyon pisong halaga po ng marijuana. Muli daw sinira sa lalawigan ng Benguet.
Dali ng balita mula kay Radyo Uno Patrol, Jonathan Lianas. Kaming Jonathan. Mahigit sa 3.1 milyon pisong halaga ng marijuana ang muli na namang nadiskubre, sinira at sinunog ng mga tawanan ng Benguet Provincial Police Office bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga ng Police Regional Office Cordillera. Sinabi ni Procor Public Information Officer Police Colonel Carolina Lacuata na tagpuan ang pinakabagong 4 na plantation site sa lalawigan ng Benguet na kinakitaan na mahigit sa 3,675 na mga piraso ng fully grown marijuana plants. Kabilang na ang 20,000 gramo ng pinatuyong marijuana na may estimated standard drug price na 3.1 milyong piso. Agad na nagsagawa ng on-site uprooting at burning ang mga pinagsanib na pwersa ng Benguet PPO, makaraan ang dokumentasyon sa na-discovering plantasyon ng marijuana. Samantala, iniulat naman ng Renewed Operations Division ng Procor ang pagkaka-aresto sa 5 drug personality kasabay sa pagkakadiskubre sa kanilang pangangalaga ng mahigit sa 4.47 gramo ng shabu na may estimated drug price na 30,396 pesos. Isinagawa ang magkakasabay na operasyon laban sa shabu sa lungsod ng Baguio, lalawigan ng Benguet at lalawigan ng Abra na kung saan apat sa mga nahuli ay klasifikadong high-value individuals, habang nasa street level naman ang isa sa nahuli na ngayon ay naaharap sa paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Drug Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Impilang May Paninindigan, Jonathan Chias Janes Agulat sa DCME 1530, ang Radyo Uno. Maraming salamat, Jonathan Llanes, mula sa Benguet. Samantala, punta naman natin ng Senado. Yung pagpapasa daw po ng ROTC Bill o mandatory ROTC Bill, may pag-asa pa raw, sabi ng Senate President. Ha? Kailan kaya yung mangyayari? Alamin natin ang dagdag detalye mula kay Dang Garcia. Dang! Itinanggi ni Senate President Juan Miguel Migsubiri na wala ng pag-asang makapasa sa Senado ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC sa tertiary level. Sinabi ni Subiri na sa kanyang obserbasyon, mas marami ng senador ang pabor sa panukala habang ang ibang tutol ay pinakiusapang bigyang chance ang matalakay ito at mapagbotohan. Sinabi ni Subiri na kinausap na niya si Senate Majority Leader Joel Villanueva na ischedule ang panukala o pagtalakay ng panukalang mandatory ROTC sa pagbabalik balik ng sesyon. Tiniyak pa ni Subiri na bibigyan prioridad ang panukala bago mag-adjourn si DJ Break sa huling linggo ng buwan ng Mayo. Una rito, sinabi ni Senator Robin Padilla na nawawala na siya ng pag-asa na makakapasa pa sa Senado ang mandatory ROTC bill, kaya't nagre-recruit na lamang siya na mga gustong maging miyembro ng Reserve Command. Samantala, kinumpirma pa ni Subiri na sa Pulse Asia Survey noong December na siya ang nagkomisyon. Lumitaw na 77% ng mga respondent ay pabor na ibalik ang mandatory ROTC sa bansa. Para sa Impilang May Paninindigan, ako si Dang Samson Garcia, nag-ulat sa DZMI 1530, ang Radyo. Maraming salamat, Dang Garcia. Mula po dyan, balita mula dyan sa Senado. Samantala, balikan natin ang balita ni Tony Hildo, lalaki nagsuot doon ng PNP Athletic Uniform. Ito ay nag-ano eh, nagbablog yata, may suot na ano, yung pang-exercise uniform ng ano, ng PNP. Oo. Inaresto doon dyan sa bahagi ng PITX. Alamin natin ang dagdag na detalye na balita mula kay Radyo Uno Patrol. Nagbabalik sa balita, Tony Hildo. Kami, Tony. Mga partners, inaresto ng Paranaque PNP ang isang lalaking may suot na PNP athlete uniform at jogging pants habang nagasi selfie sa PITX sa lungsod ng Paranaque. Sa initial report ng Southern Police District, nilapitan ni Police Senior Sergeant Jeffrey Tofil ang lalaki dahil sa kahinahinalang kilos nito sa pagsusuot ng uniforme ng police at nakatsinilas lamang ito ang naturang lalaki. Nang hanapan umano ng kanyang PNP identification card, ay bigo itong maibigay ng suspect. Dahil dito agad na nakipag-ugnayan si Tofil sa substation 2 ng Paranaque City Police Station at mabilis naman kinakip ng mga responding police ang suspect at tinala sa impila na pulisya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Paalala ng Southern Police District sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal sa hindi autorisado ang pagsusot ng PNP uniform at maharap ito sa kasong usurpation of authority.
Para sa hindi lang may paninindigan ako si Tony Hildo, nag-uulat sa TSM 1530 ang radyo. No? Maraming salamat, Tony Hildo, mula mo dyan sa lungsod ng Pasay. Yan, sunod-sunod na report ng ating mga radyo no patrol. Ngayon pong araw na ito ng Martes, ha? Araw ngayon ng ano? Araw ngayon ng ating mga pinagpipitaga ng mga bayani. Dapat lang yan, yung ano, yung ina... Dapat nga, ano eh, yung mga ini-issue... Paano kung nabili lang yan? O, yun na nga sinasabi ko, partner. Dapat dyan, partner, may control number yan. Tama. At meron, makikita, meron makikita lang, dapat, no? Meron lang, tawag dito, meron lang... Oh. Ano man tawag dito? Meron lang authorized. Correct. Ang PNP dapat, na mga, mga tahian. Tama. Dapat merong number yan, malalaking number dito. Lahat dapat diba? Na ini-issue. Kung ano yung mga ini-issue sa police, dapat yan may control number para masusog. May control number. Sino yung ano, kanino mo binili yan. Diba? Correct. Oh, malalaman doon sa control number. Ah, eh, dyan lang sa tapat ng krami, partner. Oh, dito pala sa ano, sa may tapat ng krami mo nabili yan, alintindahan yan. Ah, ito palang si tindahan A. O, hindi, pwedeng patawan ng penalty. Ang dami nagbebenta niyan eh. Correct. Eh di lalo na, pag naglasada ka, nag-shopee ka, marami ka rin makukuha, di ba? Speaking of dapat, which, partner, ha? Eto ah, eto mabanggit ko lang. May nagregalo sa akin dati, camouflage. Original. Oh. Alam mo, makikita mo doon sa label niya sa likod. Oh. Yung camouflage na niregalo sa akin, for NASA use only. NASA? O, ibig sabihin, yung mga sundalong naka-assign sa NASA, yun ang kanilang uniforme. Oo. Hindi pala nila pwede yung isuot sa ibang klase ng duty nila. Halimbawa, let's say, napadala sila sa ganitong lugar, yun ang isusuot dapat nila, hindi yung ano. Meron lang particular na uniform para doon sa kung saan sila naka-assign. Oh, well, sabihin na natin, mayaman kasi ang Amerika, para ganyan natin, di ba? Ngayon, speaking niyang pag-aabuso na yan, kita, oh, nakikita po ninyo, yung mga vlogger-vlogger na yan, wala ang sinusunod na ethics ng mga yan. Oh, alam nilang bawal yan eh. Mga vlogger. Mga vlogger na yan. Walang sinusunod na, ano yan, walang sinusunod na, sorry ha, pero parang napaka-professional na ng karamihan dyan. Ng mga vlogger. Oh, di ba, bakit naman? Sino yung ano? Yung nag-ala na Sareno? Si Pura. Si Pura? Pura? Si Luca Vega. Si Luca Vega. Nakita nyo? Hanggang... Eh, di ba vlogger yon si ano si Vega? O ano yun? Ano bakala? Yun? Drug artist. Drug artist. Hindi, ano lang daw. Bakla. Bakla lang. Ay, pasintabi na sa mga LGBTQR, ano, plus, LGBTQRSTUV. Pasintabi na po sa inyo, ha? Sa susunod, meron na yan, LGBTQ Pro Max. Pro Max, ha? Oy, speaking of which, partner, lumalala po ulit ngayon ang paggamit ng blinker at saka ng wangwang. Ah, napakarami ko na pong nakakasabay na ganyan ngayon sa karsada. Yan ang pinaka naaabuso ngayon. PNP, ano na nangyari sa inyo? Ha? Marami rin ako nakasabay very recently. Ha? Kung wala man lang kung naging performance itong si Acorda, Marbel, baka naman sakali, ha? Baka naman sakali, galaw-galaw ng konti. Di ba? Eh, malaking bagay na sa iyo, naungusan mo yung OIC. Hindi ba na nag-init ang tumbong sa upuan ng OIC partner? Partner, pinabalita nga natin dito. Oh. Di ba ina-announce natin? Di ba? Yung pala, yung umagang yun, pinapalitan. Hindi ba na nakatungtong doon sa pintuan ng White House? Di ba? Nabiktima siya ng April Fool's Day. O tama, April correct. Fool's Day yun eh. Tama, oo. Talaga naman pati pala sa Malacañang at saka sa PNP. Pero yun yung ano literal na tinatawag na itinago, itinagong chief PNP. Kasi from out of nowhere biglang Marbel ng chief PNP. Kasi ano pala siya number, hindi ko alam kung anong number siya, pero PNP controllership siya. Controllership. Sabi nga ni kong no nagkukwento kami ni kong tanghalian eh. Nako po. Pera, partner. Pera.
May kinalaman. Ay, kita mo. Sino ba yung, ano, si Carlos P. Garcia ba yun? Oh, Major General Garcia. Major General Garcia. Oh, tama. Controller, ano yun? Controller si PNP. Nandiyan ang kayamanan. Nandiyan ang pera. Ha? Sabi nga eh, at the end of PNP headquarters, there's a pot of gold. Nasa sulok ang opisina niya eh. Gaganon-ganon yan, ha? Pero lintik ang... Ay, sorry. Matindi ang ano yan, matindi kaperahan dyan, ha? Literal na itinago. Literal na itinago. Oh, kasi dahil... Oh, itatago ko muna namin kasi ang opisina mo, ang opisina mo kasi tago talaga yun. Nasa sulok. Ay, nakawad dyan lahat kayo mga partner, ha? Marami pa tayo pag-uusapan sa pag-uusapan natin palatuntunan. Sa pagbabalik po na yung mga partner, Willie Delgado Jr. George Bandola. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, ang oras ni Ate Jante ng Meralco. May liwanag ang bukas. Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka takihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka ass emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to ass emergencies. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka ass emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to ass emergencies. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang TZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Narito ang mag-partner sa kaliwa na nasa kanan na sina George Bandola at Willie Delgado para sa malaman na pagtalakay sa mga isyung napapanahon at komentaryong may tapang sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Meron na tayong 3 minuto makalipas ang alas 6 po ng umaga. Nagbabalik po ang mga partner Willie Delgado Jr. George Bandola. Hoy, good morning po, ha. Galit yung ating Viber komentarista, ha. Sino? Si itago natin sa pangalang Allen Jan Ibanez. Eh, speaking of blinker daw kasi, oh. Si Chavit hindi hinuli sa blinker. Kaya nga gusto ko makausap sana MMDA eh. Ha? Oh. Kasi 5,000 lang yung ano, di ba? Yun yung pagdaan sa busway. Oh, multa. Eh, kahapon nakita ko rin yung ano eh. Ha? Na meron siyang blinker, merong wangwang. For sure, hindi pwede walang wangwang yan. Yes, yung pong design ng sasakyan na yon, yun po yung dinisenya niya bago mag-eleksyon. Kasi, ipapagamit daw niya dati yan. Na-feature yan eh, yung sasakyan na yan eh. Ipapagamit yan dati, ha, kay BBM at saka kay BP Sara. Panahon po ng kampanya. Yan. Yan po yan. Eh, itinuloy pala niya yung modification ng ganyang klase ng mga sasakyan. Eh, for sure, hindi pwedeng walang blinker at saka wang-wang. Ha? Oo. Oo, di ba? Ang tinikitan ba talaga siya? Siya ba talaga nagmamaneho nun? Hindi, driver niya. Driver ba niya? Driver niya. Driver niya, oo. Although, nagsabi niya, ano naman ako doon na umamin siya, mali. Hindi po niyo dapat tularan. Naks. Galing, pero mamibigay. Diba? Bibigyan niya raw ng 100,000. Tawag dito, hindi tinanggap ng MMDA. Ang sabi ng MMDA, yung pong pag-amin niya is more than enough. Naks.
Kanya-kanya kayong mga patawano. Bakit yung blinker at saka yung ano din yung tinikitan? Saka yung ginagawa blinker, yung... At saka yung tawag dito, yung wang-wang. Ha? Hindi lang po tinitikitan yan, sinasamsam pa po yan. Tama. Oo. Actually, dyan nadali si Chubby Chingso noong panahon ni Erap eh. Tama. Oo. Sa Malate, sa likod ng WPD. Oo. Ako yung kauna-unahan nag-interview dyan. Siguro sabi ni Erap, sabi ko sa inyo, talaga abusado yan. tama lang yung pagkakahuli namin noon eh. Kaya lang may ibang nakialam kasi noon. kasi ano yan eh, hating gabi yan eh. Oo. Hindi ako nagkakamali, mga alauna, alas dos ng hating gabi. Oh, graveyard ako sa WPD ako naka-assign noon eh. Tinawag ako nung nandun ako sa loob eh, na nasa loob ako ng press office. Yung press office andito na sa may parting kanan, sa bandang unaan. Tinawag ako ni Gilier, yung aking piloto. Oo. Sabi sa akin, tunay. Lumas ko muna sandali. Akala ko, itatakbuhin kami. Aba, paglabas ko, ang daming mga ano, mga SUV. Nandun 1999 sa... ba yan? 2000. Ah, 2000 year na. Year 2000 yan. Kasi People Power yata, nung mag-EDSA 2 doon, ano eh? EDSA 2, 2001 eh. 2001, January. Oo, January yan, tanda ko yan eh. January, 2001. Kung di ako nagkakamali, 2000 yan or magtatapos ng 99. Yun ang pagkakaano ko dyan. Tama, mga ganon. Hindi, mga 99 nga siguro. 99. Kasi pang-ubaga ako sa Veritas noon eh. Ah, ganon. Pag-gising ko, yan na yung pumutok na balita. Ano, eh. Nung paglabas ko, ang dami ng SUV, tapos nagtatatalak na si Chabit. Oo, nagtatatalak na. Hindi, pakilala ko, numalaman niyang, taga D7 ko ha. Yan si Erap, ano yan? Tumatanggap sa weteng yan. Ay, Reggie Bays, tamay. Hindi ko bahala ko si Kalbo yata ang ano no. Si Biklima desko nung gabi. Alam ni Biklima yan, yung kwento na yan. Siya? Ang alam ko, galing, tama ba yun? Galing ba siya ng casino o saan siya galing? Galing sila ng Manila Hotel. Ah, Manila Hotel. Meron siyang patawag noon sa lahat ng mga... Sa mga LGU, mga mayors, city mayors, municipal mayors, meron silang convention dyan sa Manila Hotel. Nung papauwi na siya, okay, dumaan siya sa ano? Doon siya dumaan sa likod ng, ano bang karsada yun? Sa likod. Likod ng MPD. San Marcelino. Hindi, San Marcelino, sa kaliwa eh. Oh. Yung pinakalikod ng WPD, yung sa may harapan ng Marina. Nakalimutan ko yun. Yung kaduktong ng Kalaw. Kasi hindi na Kalaw yun eh. Yung Kalaw sa kabila. Kabila ng Tokyo Avenue. Hindi man UN, no? Nakalimutan ko yun. Tinan mo nga sa mapa dyan. Ayan. Hinarang siya ro ng PNP. Pero, alam na ni Chubby. Yung lusot ng Maligaya. Maligaya Soup. Hindi. Ano, department store. Galing ka na. Yung kantong yun, yung kanto. Oh, yung kanto. Yung karsadang yun. Galing siya ng Taft Avenue. Kasi nagkalaw siya eh. Diretso, tawid ng Taft Avenue. Doon nga sa likod ng ano, yung karsadang yun. Pagkatapos, ang lusot nun, San Marcelino. San Marcelino lusot nun. Tama. Biglang hinarang. Ha? Kung bakit hinarang, aalamin natin mamaya yan. Siyam na minuto na makalipas ang alas 7 po ng umaga. Punta muna natin ang grupo ng mga chopper partner, ha? Nasa linya natin si Camo Di Floranda, ang siya pong tumatayong tagapangulo ng Piston. Dahil nag-aabang daw sa abiso ng DOTR ang LTFRB para doon sa ipapamahaging fuel subsidy sa gitna ng pagsirit, ha? Ng presyo po ng krudo. Ngayon pong araw na ito, karga na ho kayo. Nako, hindi na ho kayo umabot. Ha? Malamang ho eh... Pagtataas ba na ngayon? Magkano ba tataas ngayon? 150 yata kung di ako nagkakabali. Ha? Ay, grabe. Piso at 10 sentimo ang dagdag sa gasolina. 155 sa diesel. 155 sa diesel. 55 sentimos naman. Piso at 55 sentimos naman ang dadagdag sa diesel. Ayan.
Talaga naman, no? Nagpipiesta ang mga oil companies. Kamodi, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Napakaganda naman itong morning. Ano, no? Ang ganda ng salubong itong araw ng kagitingan. Kagitingan, eh. Pasakit ang ang inaabot niya ngayon, Kamodi. Nakakaagapay pa ba kayo? Eh, nagkakasunod yun na halos ang ano. Eh, wala yatang galaw ngayon even sa mga... kahit sabihin nating may mga subsidiya, eh, pero for sure hindi naman sumasapat ito. Sa atin ay malaking pahirap itong mga seri na naman ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo sapagkat lalo na sa kalagayan sa ngayon na talaga namang sabi nga natin hirap yung ating mga driver at mga operator, hindi lamang sa hanin ng mga jeepney kundi sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Kaya sa atin nga, sinasabi talaga natin ay kailangan talagang busisiin na ng gobyerno itong mga matataas sa mga buwis sa pinamproduktong petrolyo dahil tayo yung nagpapasan sa bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo. Lalo na sa ngayon ay yung sinasabi nga ng Department of Energy, may mga seri talaga na mga pagtaas pa rin ng produktong petrolyo. May sinasabi sila na yung pagbabawas nga ng supply ng International Organization ng Oil ay isa tayo sa tatamaan nito. Oh, Kamodi, may mga panawagan na imbis na paghingi ng subsidiya, eh may mga ilang drivers daw ang mas nais na magtaas na lang ng singil sa pasahe. Diyan ba sa piston? Ano ang posisyon nyo? Sa atin ay yung usapin ng dagdag kita ay karapatan ng ating mga drivers, mga operator. Pero mahirap naman na kung ipapasa natin sa mamamayan yung bigat ng dagdag pasahe sapagkat lalo na sa kalagayan sa ngayon na alam naman natin na mababa pa rin talaga yung sahod ng ating mga manggagawat. Kaya itong sinasabi nga po natin na sa kung ano yung anuhin natin, hindi dapat yung talagang pagre-rebigisa dito sa ilalim ng Old Regulation Law, ilalim po ng train load ng iba't ng isa-isang salangis para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi makinabang yung lahat ng ating mga mamamayan. Sapagkat kapag natanggal itong masyadong matataas sa buwis sa produktong petrolyo, ang direct effect po niya ay pagbaba ng presyo. Wala po bang epekto, wala po bang magandang idinudulot itong sinasabi ng papier ng gobyerno, ng DOTR na imbis na magreklamo kayo sa mga buwis, yung sinisigil nating buwis, gagawin nating subsidiya sa inyo. Wala bang epekto maganda yan? Ang isang malaking problema po dito sa mga sinasabi nila mga fuel subsidy ay hanggang sa ngayon yung mga nakaraang mga subsidiya ay hanggang sa ngayon ay halos hindi pa rin natatanggap ng ating mga operator at ng ating mga driver. Meron kang pantawid pa sa Pasada card pero naman ang isinsa nito ay wala naman laman. Yun ang nagiging isang tapos ang isang nagiging malaking problema yung pong subsidiya iwan sa lumon lang po yan eh. Isang bigay lamang, walang say-say siya kung magkakaroon ng mga magkakaroon naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Basta ganito po ay hindi po natin nire-resolve Kamodi. Yung fundamental na kalagayan. Kamodi, yung bang nakikita natin sa mga gasolinahan na discounted kayo ng 2 piso, 3 piso kada litro o kung magkano man presyo, yun ba yung part ng subsidy? Hindi po. May mga gusalinan po na ang nakalagay po ay pantawid pasada card. Okay. Opo. Hindi kasi ang point ko kasi is dapat automatic na ito sa lahat ng gasolinahan, di ba? Hayaan natin ang gasolinahan ang mag-intay kung kailan sila babayaran ng gobyerno. Eh di ba kapag ka gobyernong kakontrata, napakatagal magbayad? Parang nga nangyayari tuloy, kayong mga recipient niya, kayong mga driver, kayo ang sila yung naghihintay. Kayo naghihintay. Ang ganda pakinggan ng programa, mayroong subsidy sa ating mga sa ating mga chopper na mga jeepney. Pero sa katotohanan,
eh hindi naman na-implement na maayos. Bakit? Katulad ng sinasabi ninyo, hindi naman nakakarating siguro ng on time, di ba? Yung hindi na nga pangmatagalan yan, pansamantala lang, parang ban-aid solution lagi ang gobyerno eh. Ano nangyayari tuloy? Kayo nakanganga. Opo, yun po yung isang malaking problema. Dahil halimbawa last year naglabas sila ng 2.5 billion na sinasabi nilang subsidiya. Ay hanggang sa ngayon po ay hindi po natatanggap ng mga driver yan. At isa yan sa noong February 24 sa hearing sa Kongreso ay isa po yan sa nabuksan na nasaan yung sinasabing subsidiya na mula doon sa inila ng budget ng Kongreso. Kaya't talagang may sinasabing budget pero sa esensya ay hindi naman ito talaga nararamdaman at hindi ito natatanggap ng mga operator at ng mga driver. Kaya tang talagang sabi natin ay wag lang masabi na ano eh. Wag lang masabi na wala silang programa kagunay sa tulong na sa hanay po ng mga driver at mga operator. Kaya sa ngayon ay sabi nga ng mga operator, meron kaming hawak na pantawid pasada card pero wala naman silbi kasi wala naman laman. Alam mo karamihan yata ng mga nasa gobyerno natin partner, puro mga magbibigas. Mahusay mang buriki. Bago makarating dito sa mga chuper, aba inaabot ng ano? Inaabot ng kung ilang mahal na araw bago makarating. yung tulong ng gobyerno. Sabi ko nga, yung dalas ng pagtaas which is every week, ang pagtaas ng presyo ng krudo, hindi ganyan kasindalas ang pagbibigay ng ayude o ng subsidiye. Di ba? Kaya hirap itong ating mga driver. Yung iba gusto nang diba, ipasa sa mga pasahero. Ang masakit ngayon, partner, hindi makagalaw yung ating mga mambabatas. Hindi makagalaw yung mga nasa gobyerno. Siyempre, mag-election. Mag-election unang-una doon sa ating mga mambabatas. Di ba? Napangakuan na sila. Sige. Sabi nga ni Kamodi, meron na silang binigay na card. Ikaw naman, Kamodi, binigyan na kayo ng gusto card. Gusto nyo pa magkalaman. Yun din yung nagiging biruan po ng mga operator eh. Nagiging ka na nga ng card, gusto may laman pa. Sobrang pang-aabuso na yan. Di ba masyadong kalabisan naman paghingi sa gobyerno yan? Binigyan na kayo ng card, gusto nyo may laman. Anyway. Kailan ba yung pinakahuling binigay na subsidiya sa inyo, Kamodi, at magkano'ng natanggap ninyo? Ang nung last year po ay naglaan ng Kongreso ng 2.5 billion at 6,500 dapat. Yung matanggap ng mga jeep, ng newbie at 1,500 sa taxi, 1,000 sa mga tricycle. At yun nga, hindi ang isang naging malaking problema ay hindi talaga ito halos natanggap ng ating mga operator. Sa hanay nyo sa jeepney industry, ilang kayong may cover niyan? Ilang kayong cover diyan? Ang base sa datos po ng LTFRB ay nasa 165,000. Kung dami. Na mga operator. Ay bumuriki ka lang, partner, ng 500 diyan eh, di tabo-tabo ka na sa ano. Buhay ka na habang buhay. Buhay ka na. Di ba, kung may tumatabo diyan ng ano, ng 500 lang, malaman 1,000. Di ba? Ayan, Kamodi, thank you, ha? Kamodi, maraming salamat sa inyo, ha? Salamat po. Salamat sa inyong dalawa. Palagi po mag-ingat. Maraming salamat po sa inyo. Si Kamodi Floranda, siya po ang taga-pangulo ng Grupong Piston. 19 na minuto na makalipas ang 6:00 o baga. Partner. Ayan, ito na. Isunod na natin, partner. Yung na-interview mo noon. Si Governor Chavit Singson. Magandang umaga po, Gov Chavit. Gov Chavit, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Apo, si good Willie morning. Delgado po ito, tsaka si George Bandola dito po sa DCMA. Ayan, Gov. Kumusta na po kayo? Nahulasan na ho ba kayo, Governor? Kapuri-puri po ang ginawa ninyo kahapon, Gov Chavit, nung kayo'y nahuli, imbis na magmarkulyo, pinasalamatan nyo pa yung mga taga MMDA. At may plano pa kayong bigyan ng pera, no? Inanggap pa nila yan?
Hindi ko nga binigay dahil baka kala suhol. So tinawagan ko yung chairman, si Chairman Artes, para ibigay sa mga nanghuli. Saan lugar eksakto ba nangyari yan, Gob? Sa bandang Marapit sa Aurora. Wala ho ba kayong special plate, Gob? Kung bakit kayo hinuli? No, kasi yon mga ginagawa ko yung mga kotse na baka ng body. Ako yung gumagawa, customize. Kung anong gusto yung nag-order, yun ang ginagawa namin. Kaya wala pang plate number, dahil siyempre yung bibili, siyang kukuha ng plate number. Parang di ba doble. Di ba ganyan, Gov, yung design yata? Yung pinakita nyo noong panahon ng kampanya na ipapagamit mo kami kay Pangulong BBM? Yes, ganun. Pero hindi pareho. Iba-iba. Kanya-kanyang design. Iba-iba. Kanya-kanyang design. Saan po ba kayo papunta nung kayo po'y naharang? Sa interview nga. Interview din. Sa interview. Sino po? Hindi ko naman alam na hindi naman dumaan sa lane, kaya lang nag-overtake doon dahil walang bakod. Hindi yung may bakod na lane. Okay. Yung may mga pero open rin, may mga open kasi eh, 'di ba? Yung bus lane may mga open minsan 'yan eh. Yung walang barrier, 'di ba? Pero sino nag-decide na doon dumaan pa kung o-overtake man? Yung driver 'yun. Yung driver na maski na ako hindi sinasadya, mas wala rason talagang kasalanan natin yan. Yes, oo. Pero alam nyo, Gob, we cannot please everybody eh. Sa kabila nung pag-amin ninyo, kayo nag-usa, sige, tikitan muna. Tapos, sinundan nyo agad ng pag-amin, no? At pagsasabi sa mga motoristang hindi ho dapat tularan, hindi natin mapiblis ang lahat eh. Meron pa rin sinisita. Yung po daw blinker nyo tsaka yung inyong wangwang. Hindi naman yata. Hindi daw natin kitan. Wala naman wangwang. Wala. Pero blinker meron. Yun, at yung test drive pa. Okay. Kaya lang ginamit ko na para mag-test drive. Hindi ho ba nung kayo po'y parahin hindi ho ba na-refresh yan yung ala-ala yung nangyari sa inyo sa Maynila? Hindi. Wala naman ako nakita nakabaril. Bayot tayo. Ako ayaw ko magpakita sana. Ako si driver. Ayaw ko nga lumabas ng una. Baka na magpapayag ka lang. Multa ka na kagad ako. Hindi, tsaka medyo siguro noon, nakakahiga ng konti si Gob kasi umaga nangyari yun. Nung year 2000 yata, nangyari kasi, gabi. Kung naalala mo pa, Gob Chabit, ito pong si Willie, ang kauna-una ang reporter na nag-interview sa'yo noon. Hindi, si Willie Delgado. Hindi, nandun pa ako sa DCMM that time. Nagulat ako, bigla kayo nagsulputan doon sa WPD eh. In fact, nakasama pa ako doon sa pelikula ni ni Cesar Montano. kita mo nga. Kasi si Carlo J. Caparaz, pinakilala ko nung ni Rick Reyes. Pinakilala ko kay Carlo, sabi, direct. Yan ho ba yung kay Chabit na istorya? Sabi ni Carlo Caparaz. Direk, etong si Willie Delgado, ito yung kauna-una nag-interview kay Governor Governor Chabit. Ganun ba? Para ikaw na gumanap nung no mismong role mo. Anyway, paano yun? Hindi nyo na ba ipopos? Halimbawa, kasi yung ino-offer ninyong reward dahil sa tamang pagganap sa tungkulin ng mga traffic enforcer, dininay ng MMDA. Let's face it, malaking bagay ito sa mga traffic enforcer Hindi naman, nakakausap ko nga dahil ayaw ko nga ibigay doon dahil baka kala suhol. So, kinausap ko si chairman. Mabuti pa, pumunta ka na lang sa flag ceremony namin sa Monday para kayo mag-explain sa minya. Pumunta ako dahil naiya nga ako sa nangyari. Humihingi ako ng
pamanhin at bibigyan ko ng pabuya yung mga ano to, yung carry system para tama. Manghuli ng ano. Mm. Oh. So nung Monday kahapon po tinanggap nila, hindi naman. Hindi naman tinanggap, hindi ko in-offer eh. Hindi in-offer. Tinawag ko lang sa opisina nila. Pero tama naman kung i-offer ko ron, baka kala suhol. Oh. Pero naglabas na po ng official statement yata ang MMDA na hindi nila tatanggapin. Hindi nila tatanggapin. Oh, oh. Pero nakiusap ako na dapat bigyan dahil nga I congratulated yung mga nahuli. Pero gusto kong pang-encourage lang sa kanila na maganda yung trabaho nila, ginawa nila. Oh. So pupunta ako sa mali sa kanila. Oh. Tama po. Go! Kung sa MMDA, ayaw nilang tanggapin, dito po, hindi namin tatanggihan. Hindi, papasalin nyo nalang siguro yung mga traffic enforcer sa baluarte. Oh. Sa baluarte, pwede. Oh. Di ba, sa baluarte. Pwede ipasyal sila, no? Pwede ipasyal. Eh, ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Gob? Oh. Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Gob? Yun nga, gumagawa ng mga sasakyan na... Kami kasi gumagawa ng body, BMW ang tawag ko. No, BMW, Baluarte Motorworks. Baluarte Motorworks. Mm. Eh, parang may magawa lang. Kasi mas mura kasi mga binibili abroad. Kaya yung kay Manny, bumili siya mga 24 million. Eh, yung akin mas maganda eh. 10 million lang bigay ko eh. Mas maganda gumawa yung mga tigaya sa atin. Gog, di ba meron nga ipinakilala na, no, na Filipino jeepney, modernized jeepney na gawa rin nyo? Yes. Ano nang nangyari pala? Hindi, ganito yun. Matagal ng program ng gobyerno yan, modernization program, hindi ma-implement dahil walang pera ang drivers. Hmm. So, minsan pumunta si Presidente Marcos sa Dongfeng na linounce ko. Dahil nagtitinda na nga ako ng kotse. Eh, ako na mag-provide lahat. Walang down payment. Hindi ako magne-negosyo. Hindi ko bibigyan ng porsyento. Walang guarantee. Kasi natatakot yung mga drivers. May guarantee. Pupunta sa banko. Hindi, makahiram. Oo, tama. So, ako na. Oo. Ayun. Pati tricycle. Kaya na... Kinausap po yung transport group. I mean, manufacturers. Meron provision. Puro makers ang ginagawa. So, sumama sa akin, 21 factories na tutulong sa Pilipinas. At sinabi ko na hindi negosyo ito, tulong sa Pilipinas. Hindi tayo magne-negosyo. Basta, babayaran lang kami, okay na. Kasi yung konti, porsyento, hindi kami mamumursyento dahil hindi na tulong yun kung may porsyento. Eh. Tama. So walang porsyento, hindi kami tulong lang talaga. Ano na pong resulta niyan? Yung... Kailan ng delivery? Nagbigay sila ng specification, tapos na yung specification, yung tricycle. Yung jeep, hindi pa natapos dahil kabibigay lang, late na binigay. Mm-hmm. Ang purpose ko kasi noon, mayors lang kausap ko, talagang... tulong ko sa mga tricycle driver, kaya naunang natapos. Marami kasi paggawa niyan eh. Computerize lahat, ipapasa ko sa mga manufacturers, piyesa-piyesa yun, eksakto, pati tornilyo. So, sa computer, nagawa na, itetest yung gear, makina, yung baterya, gulong, isa-isa. Pati makina gob dito gagawin? No, doon. Okay. Pero tinetest lahat. Lahat ang gumagawa ng electric vehicles dito sa Pilipinas, isa lang makina. Pero bago po lahat yan. Yung gagawin namin doon, dalawa. Oo. Bago dalawa lahat. Dalawa makina. Ano sa China? Yung ibabangga nila, crash test kung tawagin. Crash test, So pag binangga, okay naman yung driver, yun na yung final. Yung tricycle tapos na, yung jeep na lang hindi tapos. Ano po yan, Dongfeng sa China galing, Gog? Hindi Dongfeng ito. Korea yung... Korea. Okay. Yung Dongfeng, China. China, China. Manufacturers in
And China rin yun. Oy, baka naman sabihin ng mga commissioner sa gobyerno, kaya man yaman na ni Gob, eh, kinukompetensya pa kami, nagpapasok na nga kami rito ng ano eh. Oh. Nang China. Nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho lang magawa. Oh. Eh, tama. Nagtatrabaho kayo. Sabi naman lang, kami naman ho, nangungumisyon lang eh. Mga commissioner ha. Commissioner. Mga commissioner. Ayan. Magpo-prosper kaya yan, Gob? Ha? Magpo-prosper kaya yan? Ano sa tingin nyo? Magtutuloy-tuloy kaya yan? At tuloy-tuloy yun. Natay ko lang yung prototype ng jeep. Pero yung tricycle, tapos na. Darating na sa 17. Okay. Yun na iharap ko sa kanila. Kung okay sa kanila yan, mass production na kami. Alright. Pero ano po yan? Walang surplus dyan sa gagawin nyo yan? Puro mga brand new? Puro brand new. Brand new lahat. Brand new lahat. Electric lahat. Okay. Electric pati lahat. Yung jeep. Go. Ha? Pati yung jeep, lahat yan. Electric. Oh. Ano, no? Electric lahat ho yan. Electric lahat. Electric lahat. Mm-hmm. At mga parking nila, maglalagay din ako ng solar parking. Yung charging. Charging. Oo, mas mura. Bayad sila, pero mas mura. Mas mura, bayad. Tama. Malaki. Pwede mag-charge sa bahay nila, pwede sa parking nila. Wala namang humaharang sa inyo sa idea na yan. Wala. Kaya pinahanap ko muna sila ng pinakamura. Kako, hanapin nyo muna ang pinakamura, sinabi ko sa LTFRB at Transport Group. Kung magkano yung pinakamura. Para alam pong makadecide ako. Magkano po yung pinakamura, Gob? Ang lumalabas ngayon, sa kakatanong ko sa kanila, ang nahanap nila na aircon, 22 plus 6, 28 passenger, 2,400,000. Okay. 2.4. Kasi ako, hindi naman ako magnegosyo, bibigay ko ng 1,200,000. Dahil hindi naman negosyo, tutulong talaga. Okay. So parang isa-subsidize nyo yung ano? Yung halaga? Oo. May nga nag-offer na 900 daw. Oh. Eh kakukunin natin yan kung totoo yan. Baka naman walang makina yan, walang baterya kung 900. Baka naman ditulak yung ano. Ditulak lang. Ano po yan? Magsisimula yan dyan sa area ninyo, sa baluarte ninyo? Sa Ilocos. Sa Ilocos. Dito. Ah, dito sa Metro Manila? Ah, Metro Manila na. Oh, dahil sinadali na part by part dito namin yung assemble. Yung iba yung manufacture dito. Yung pwede yung manufacture. Pwede ko na ipasa yung mga ibang gumagawa rito eh, yung mga parts. Then part by part yan, kaya computerized lahat. Kung kaya nilang gawin, sila supplier. Oh, yun ang maganda. Pati spare parts yan, walang magiging problema. Walang magiging problema dahil ang importante lang dyan yung battery. Dalawang klase lang yan, lithium at saka yung isa mas mura. Opo. Oh. Oh, yun ang maganda, Gov. Yun nga po sinusulong namin eh. Na totoo. Gawin na lahat dito para sa Pilipinas na trabaho yung mga kababayan natin. Yes. Doon una, gusto ko mga mayors lang kasusyo ko dyan para sila mamimili yung tunay na driver, yung walang driver. Pero ngayon, sumama ang transport group, pumayag na rin ako dahil sila may hawak ng prangkisa. Of course, oo. Mas gusto ko tulungan yung mga drivers na walang prangkisa, bibigyan ng mayor. Alright. Kailan po ang kick-off niyan, Gob? Kailan natin... 7:13 darating yung... Ngayon, 17 darating yung bicycle. Sa 15 darating yung jeep. Pero prototype yon. Pag okay sa kanila lahat, mass production na kami. Ayun. O, huwag niyong iladaan sa EDSA busway, ha? Baka maharang pa. Ayaw ko nga magpakita kahapon eh. Kaya lang eh. Kailangan magpakita yung... Kailangan ako. Hindi, at least... Hindi sinasadya. At least kayo, umamin kayo. Nagpakita kayo, umamin kayo. Meron ibang dumaan dyan, nag-deny pa. Tsaka yung iba, nag-abuso pa. Oo, di ba? Anyway.
Gob, maraming maraming salamat sa iyo. Good luck po. Ingat po. Gob, thank you. Thank you. Magandang bagay. Salamat din. Nakita ko yun. Apo. Naku, yung mag-iising na nalang sa isa eh. Ah, ano po, ano po? Nung nag-iisip ako na sa is, tumawag na ako. Ayun. Ayun nga eh, ayun nga. Salamat po, Gov. Salamat, ha. Ingat po kayo. Magandang maga po sa inyo. Okay, salamat. Salamat. Thank you. Si Governor, dating Governor Chavit Singson ng Ilocos. Yan. Tama yun, ipasyal na lang yung mga taga-MMP. Oo, pasyal na lang. Mag-imbita siya doon sa ano? Ha? Doon sa mga doon enforcer sa kanyang, ng MMP. Zoo. Oo, yung sa kanyang zoo. Expense paid trip. Ano, expense paid yan. Para at least walang ano, wala na lang. Eh total baka isa o dalawang bus lang ng partas yan, Gob. Madali diba? Lang yan. Oh. Ay, nako, alas 6:35 na ang ating oras. Diyan lamang kayo babalik po yung mga partner, Willie Delgado Jr. George Bandola. Komentaryong may tapa. Komentaryong may laman. Para sa bayan. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Alas 6:35 na ang oras ni hatid sa atin ng Pagor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Umarangkada na ang PAGCOR Photo Contest 2024 na nagsimula noong February 15. Kaya naman, inaanyayahang muli ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ang mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlight ng Photo Contest 2024 ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone camera. Bukod sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital camera, at ang mobile category na tampok naman ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinas din ng PAGCOR ang total gas prices para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakaraang taon. Ang walong mananalo ng conventional category ay makatatanggap ng 100,000 piso bawat isa, samantalang makakatanggap din ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone category. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Para sa kumpletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Alas 6:38, ang oras na mangyahatid dyan ng Meralco, may liwanag ang bukas. Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman na po. This is a paid advertisement. Sa mga susunod na sandali, ay mapapakinggan po natin ang MTV o theme song ng bagong public service program sa GMA7 na si Manoy ang ninong ko. Makakasama po dito si Congressman Wilbert Lee ng AgriPartalist at ang mga co-host niyang sina Jelly De Belen, Sherilyn Reyes Tan at Patricia Tumulak
tuwing Linggo, 7 a.m. to 8 a.m. nationwide at 8 a.m. to 9 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Ipinapakita dito sa Simanoy ang ninong ko, ang modern-day bayanihan para mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan. Handog nito ang isang programang may puso at malasakit sa pagtulong para makamit ang isang pusong may lipunan kung saan winner tayong lahat. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit-bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manoy makaasa. Kapit-bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay. Tulungan lahat, may mapapala. As an ISO-certified company in 2016 for international air and sea freight forwarding, Gateway Container Line Philippine Incorporated is engaged in the following services. As direct import consolidator from Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Busan, Keelung, Bangkok, Jakarta, Singapore, Qingdao, Dalian, Haiphong, Port Klang, and Ho Chi Minh City. As direct export consolidator to Hong Kong, Shanghai, Busan, Keelung, Bangkok, Jakarta, Singapore, and Port Klang. It also provides non-vessel operating common carrier, break bulk agent, international air and sea freight forwarding, customs clearance, project cargo, inland transportation, packing and crating, domestic freight forwarding, container freight station. It has a satellite office in Cebu, Cagayan de Oro, Davao, and General Sandus City. Its office at 695 Sotelo Building along Carino Avenue, Parañaque City is open 24/7 to achieve on-time delivery service. Gateway Container Line Philippine Incorporated, aiming high to be a global leader in freight forwarding. Balikan natin ang komentaryong may tatatapang at komentaryong may laman sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Alas 6:43 ng ating oras, 17 minuto bago po sumapit ang alas 7 po ng umaga. Ay, may magandang balita ngayon sa Meralco, ha? Magbababa. Kung may itataas, merong ibababa. parang kaso, parang kantalang ng spaghetti yan.
Kinaso yung ilan sa mga contractor nila ayaw bumaba eh. Ikaw naman. Yung kanilang contractor sa advertising ayaw bumaba doon sa building. Aba? Para pick upin ang mga ipapadala sana natin. Talagang personal na iatin sa kanila. Ah, ganun? Talaga naman, ha? Oh, Meralco, pwede ba kayong mag-hire ng ibang advertising contractor sa mga ganyan? Sige kayo. Kaya napakahirap paningil eh. Sige kayo. Baka ma-text si George si Joe. Si Joe Mariano, hindi si Joe Santariano. Ano, 6:44 ng ating oras sa buong kapuluan, mga partner. Puntahan po muna natin ang tanggapan ng Meralco. Yan. Nasa linya natin ang tumatayong PR head ng Meralco, si Miss Claire Feliciano. Miss Claire, good morning. Yeah. Miss Claire, good morning. Sir Willie, Sir George, good morning at sa lahat po ng nakasabaybay sa atin ngayong umaga. Oh, magka. Yan. Magandang balita ba ito? Ngayong buwan ba yan, Abril? Yung bababa ang ang rate ng ating mga consumers. Yes, sir. Opo. Sir, tama kayo, no? Magandang balita talaga ngayong buwan ng Abril. Kaka-anunsyo lang namin, sir. Meron tayong halos piso na bawas singil sa kuryente ngayong buwan yan ng April, no? So, katumbas yan ng medyo significant po, 198 pesos, na tapya sa kabuuang bill ng isang pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. So, habang tumataas, syempre, dahil mas mataas din yung reduction na makikita nila. So, for 300 kilowatt-hours, nasa 296 pesos po. For 400 kilowatt-hours, nasa 395 pesos. And for 500 kilowatt-hours po, nasa 494 pesos. Bakit po bumaba ang singilin ngayong Abril, Ma'am Claire? Opo, sir. Itong pagbaba natin ngayong April ay dahil po yan dun sa medyo malaki ring pagbaba sa generation at transmission charges. Yung generation, ito yung binabayad natin sa ating mga suppliers. So, net decrease din po yan. And yung transmission naman po, ito yung binabayad natin sa ating grid operator sa National Grid Corporation of the Philippines. Ano yan? Puro mga residential lang ba yan? O lahatan na yan? Sir, come again, sorry. Sa mga residential lang ba yan? Residential, ano? Opo, sir, ito yung rates talaga natin. So, depende po yan, no? Lahat po yan, definitely, pababa tayo, no? Yung tapias na ito. And yung, ito pong rate na sinasabi natin, yung sinabi, inanunsyo natin na nasa 10.95 pesos kada kilowatt hour na rate na given this reduction ay para po sa typical na residential customers na nasa 200 kilowatt hours din po. Yung pero, pero nasisimula nang maranasan ng sobrang init ng panahon, Miss Claire. Hindi kaya biglang magulat naman next month ang mga customers dahil sa mahal na halaga ng kuryente? Actually, sir, maganda rin pong nabanggit nyo yan. No? Actually, itong pagbaba sa generation charge, paliwanag ko na lang rin po, ay dahil po yan dun sa pagbaba ng singil ng mga pinagkukunan namin, particularly yung independent power producers and power supply agreements. Yes. Nagawa po kasi niyang ma-offset yung dagdag singil mula sa wholesale electricity spot market, kaya ang ending, bumaba pa rin po. So, yung presyo po sa wholesale electricity spot market ay nakita natin, no, tumataas na nga. Ayan ay dahil sa pagtaas ng demand. Actually, nakita natin itong last supply month na umakyat na po siya by 600, more than 600 megawatts. And ngayon po, tama kayo, panahon ng tag-init, nakikita natin na syempre yung demand habang mas umiinit ay mas tumataas. So kaya kami sa Meralco, bagamat pababa ang naging net effect dito sa rates natin ngayong buwan, patuloy pa rin po yung pananawagan namin na maging masinop at matalino pa rin sa paggamit ng kuryente. Kasi sir, alam naman natin, no, yung binabayaran natin buwan-buwan, ang nakaka-apekto dyan, two factors. Yung rates na nag-a-adjust buwan-buwan, at syempre, yung ding konsumo, yung actual na konsumo ng ating customers. Kasi ito yung nagre-register dun sa metro natin. Kaya mahalaga po na patuloy pa rin po ang pag-manage natin ng ating konsumo, lalo na sa mga paparating na buwan. Although nakikita natin na kapag ganito kasi sir, yung seasonality of consumption, no, historically talaga, kapag panahon ng tag-init, ang konsumo ng halimbawa isang residential customer ay tumataas between 10 to 40%. Oh, Miss Claire, yung bang offset na binabanggit mo kanina, seasonal ba yan? Dito po sa generation charge, you mean, sir? Oo.
Actually, sir, depende po yan. Maraming factors po yan, no, nangyayari buwan. But itong nangyari ngayong buwan ay minsan, depende kung ano yung magiging charges sa atin na ating mga supplier, since iba-iba nga po yung ating mga supplier. Maswerte talaga tayo ngayon dahil itong supply mula sa ating mga independent power producers at yung mga kontrata ng Meralco, particularly with South Premier Power Corporation at San Buenaventura Power, ay bumaba. So itong pagbaba po nila ay kinayang bunan kung ano man yung naging pagtaas dito sa WSM, kung saan kinukuha din natin yung part ng ating supply. Hindi kaya ako kasi tinanong, hindi ba kaya maging consistent yung ano, yung offsetting na ganyan para talagang at least manageable yung ating babayaran sa kuryente? Mahirap po masabi yan, sir, no? So actually, iba-ibang talagang maraming factors na nag-play dun kung ano man yung actual na magiging paggalaw buwan-buwan. Kaya kailangan talaga every month i-monitor natin, i-anunsyo natin kung ano yung nagiging paggalaw. Like, actually, I think last month, sir, yung generation naman natin, bumaba din, no? Pero meron pa ibang factors, hindi lang naman generation, no? Last month naman, yung transmission charge yung tumaas. So, it would be difficult to assume or to predict kung ano yung mangyayari. But nonetheless, tayo po, what we're doing is as much as possible, we want to manage din kung ano man yung nagiging pagtaas or na dito sa ating rates buwan-buwan. May projection na ba kayo by next month? Masyado pang maaga, sir. Kaka-start pa lang ng supply month natin actually ngayon. So, siguro towards the end of the month po, magkakaroon tayo ng idea kung ano yung magiging paggalaw. But again, meron na tayong expectation kaagad na syempre, ang demand po pataas. So, and most definitely, patuloy na makaka-apekto yan sa supply condition na nakaka-apekto in turn dito sa charges naman sa wholesale electricity spot market. Miss Claire, curious lang ako, Miss Claire, no? Dumarami ang mga malls pa rin kahit ng mga nakarang panahon. Automatic ba na kapag ang mga mall na ito ay naitatayo, automatic ba na they should join the ILP program, yung interruptible load program ninyo? At salamat po sa tanong na yan, sir, no. Napakaganda nitong program to. Itong interruptible load program nga kasi ay isa sa mga major participants natin ay mga shopping malls. Pero sir, hindi po ito automatic, no. This is a voluntary demand side management program. We can only encourage them to participate. And so far naman po, very active naman po ang mga shopping malls sa franchise area ng Meralco, and a lot of them are part of the program. In fact, meron po tayong I think more than 100 companies, and yung 100 companies na yan, bibilangin pa natin ang isa-isa yung mga malls na part ng program, ay mas marami pa po, no? So more than 100 companies, and I think more than 500 megawatts din na deloading capacity yung nakakommit sa atin. So ibig sabihin, kapag kinailangan, ayan po yung pwede nating magamit. Kasi yan yung sila po yung mga magpapatakbo ng kanilang mga generator sets in the periods na meron tayong insufficiency ng supply. That way, we can manage and or avoid yung power interruptions kung magkakaroon man. Pero so far, wala naman pa po tayo nakikitang problema. And even the Department of Energy po has assured na okay pa naman po tayo ngayong panahon ng tag-init. Yan. Right. Ito kasing ILP na ito, partner, no? Yan yung natatap, sinasabihan agad yung mga mall na magpatay muna ng kuryente at gumamit ng generator kapag nagkukulang ang supply. Anyway, ayan, maraming salamat, Miss Claire, sa oras mo ngayong umaga. Maraming salamat din po, Sir George and Sir Willie, and we hope this good news will be really good news for our customers. Maraming salamat po, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, si Miss Claire Feliciano, ang siya pong tumatayong head ng PR department ng Meralco. Speaking of kuryente, yung mismo ang pangulo na ang nag-inaugurate ng Cebu na Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Gawa naman ng NGCP yan. Mamaya nga pala nasa bataan ng pangulo, ha. Dahil doon sa pangungunahan niya yung mga ceremonies doon, ano? Dahil ngayon ay araw ng kagitingan, ano? Ng ating naalala ko tuloy lolo ko kasi ano yun, veterano yun eh. lagi may ano eh, merong tawag doon? Yung binibigay buwan-buwan? Pension. Pension, yun. May pension yun . Sa Amerika. Pagka nakita mo may hawak ng grande yun, tsaka susuray-suray, at tumanggap na ng pension. Tumanggap na. Lolo ko.
Alas 6:54 na, 6 minuto na labang. Uy, sandali labang ha. Babalik po yung mga partner, Willie Delgado Jr. George Bantola. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman. Para sa bayan. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. 6 minuto bago mag-alas 7 ang oras na hatidyatin ng Pagkor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Umarangkada na ang Pagkor Photo Contest 2024 na nagsimula noong February 15. Kaya naman, inaanyayahang muli ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng Pagkor Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ang mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Pagkor Chairman at CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlight ng Photo Contest 2024 ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone camera. Bukod sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital camera, at ang mobile category na tampok naman ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinas din ng Pagkor ang total gas prices para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakaraang taon. Ang walong mananalo ng conventional category ay makatatanggap ng 100,000 piso bawat isa, samantalang makakatanggap din ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone category. Ibinaba din ng Pagkor ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng Pagkor ang mga entries sa pamamagitan ng Pagkor website gamit ang link na www.pagkor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Para sa kumpletong detalye, silipin ang Pagkor Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagkor.ph. Balikan natin ang komentaryong may tatatapang at komentaryong may laman sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Iabol natin yung mga nakikinig sa atin at sumusubaybay sa ating palatuntunan. Oh, Jonathan Lianes, live and direct mula dyan sa Baguio, nanonood sa atin. Santiago Lilia, Jim Letbuesa, sino pa? Ray Piscal, Elizabeth Calderon, Erlinda Bachelier, sino pa partner? Tristan Wyatt Gulay. Oh, may pinapabati itong si Luzara. Birthday daw dyan sa Baharin ngayon. Abo, kita mo nga naman, isa sa may pinakamalaking halaga ng pera, yung Baharin na dinar. Sa Tornino Lao ay Senior Liberata Bautista, Early Cortaga at si Randy Santisas. Shoutout. Yeah. Binabati ko nga pala ang lahat ng mga magigiting na teacher ng Wawa Elementary School dyan sa Tanay Rizal. Maganda umaga sa inyo. Magkakaroon kami ng for the first time, grand reunion. Lahat ng mga batch, lahat ng mga matatanda na magkikita-kita. Ayan, siyempre sa pamuna nung kaklasiko. Yung kaklasiko kasi si Lori, naging ano na dyan isa sa mga naging teacher ngayon. Yan. Yung kaklasiko nung elementary. Yan. At yan, nasa Kalookan ako mamaya. Aba, kita mo nga naman. No. Meron kang tour mamaya. Meron siyang tour sa palengke. At siyempre, binabati nga pala natin, partner, yung mga magigiting nating sundalo ng PRP Sierra Madre. Ayan. Oy, oo. Mga atatapang atao. Atapang. Yan, tunay na atapang atao.
Talagang hindi iiwanan yung ano. Kahit nabubulok-bulok na yung natin, barko natin doon eh. Every 2 months, ang palitan na mga yan. Every 2 months. Mabuhay po kayo at ang lahat mabuhay ng mga gatiling nyo sa katawan. Okay. And with that, partner, maraming salamat po, Panginoon. Ako po ang inyong partner, George Bandola. Maraming salamat po sa Diyos. Kung lulubin po muli, magkakarinigan tayo bukas alas 5:30 hanggang alas 7 po naman. Salamat sa TCM 1530. Ito po ang Radyo 1. Ako po ang inyong partner, Willie Delgado Jr. Isang minuto na lamang, alas 7 na po na umagang oras ni Ate Jaten ng Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Hanggang sa huling bata. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling bata, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. For more details, follow Ginebra San Miguel official Facebook account, www.facebook.com/barangay Ginebra. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rigs.